Hi guys! Welcome to my channel! So for today's video ay ito, nagtatanim po tayo. Nirerepot po natin yung ating mga succulents katulad po nito. Yung nilagay ko po sa ating garden dish or dish garden. Inalis ko po sila kasi napansin ko po na medyo lumalaki na yung ibang mga plants natin. Katulad nito ni Black Prince. At saka meron na rin siyang ugat guys kasi nung dati wala. Pinatong ko lang siya. Ayun nga guys, nagising natin si Lucas. So, hinaan ko na lang yung boses ko. So, ayun guys, nakita nyo, pinalitan ko si Black Prince ng ibang klase ng succulent. Ayan. Hindi ko alam ang ID nito, pero maganda to guys. Ayan, naghahanap ako ng ibang pwedeng ipalit kay Black Prince dun sa gitna. Kasi parang, ano na siya dun eh, parang siksik na sa ilalim. Parang hindi siya makahinga. So, minabuti ko na palitan siya dun, hanap ng ibang plants na pwedeng ilagay. Ayan. So binabrush-brush ko kasi nalalagyan ng soil dun sa ating leaves. Ayan. Ito yung unang dish garden na ginawa ko. So alam kong hindi siya perfect kaya nagtry lang ako kung ano yung maganda. Ito feeling ko mas okay na to. Ayan. Tinabunan ko lang siya ng lupa. So guys, sa mga hindi pa naka-subscribe, please like and subscribe sa Mami Nice Vlog. Pwede nyo rin pong i-check ang ating Facebook page na Mami Nice Vlog. Meron na po tayo dyang 900 followers guys. So malapit na tayo mag 1,000. Sana dito rin sa YouTube guys, support nyo rin ako. Ayan. Ito pa lang aking ginawang potting mix. Ayan, ang dami nating iriripat guys. Ayan yung mga galing ng Benguet na in-air dry ko pagkadating nila. Hinugasan ko pala muna tapos in-air dry ko ng 2 days or 3 days ata. Oh, tama, 3 days. Ayan. Pili lang ako ng tingin kong maganda. Ayan. So guys, hanggang sa matapos yung video na to, sana panoorin nyo guys. Ayan, para malaman yung sa mga alam ang ID ng ating mga succulent. Guys, please comment below para malagyan ko na sila ng ID tag. Kasi gusto ko na rin malaman yung mga pangalan nila eh. Siyempre, hindi lang tayo collect ng collect. Kailangan din natin malaman kung anong klase sila ng succulent. Pag-aralan natin kung gusto ba nila ng araw, kung gusto nila ng makulimlim, tapos gusto nila ng ulan, yung mga ganun. Kasi merong mga klase ng succulent na ayaw ng araw, ayaw ng tubig, yung mga ganun. Kaya gusto ko rin malaman. So, sa mga nakakaalam dyan guys, comment nyo lang guys. Kung ano yung pangalan ng ating mga succulent dyan. Yung iba na pangalanan ko na. Pero mas marami pa rin yung walang pangalan. So, ayun nga guys. Nakita nyo ba yung sa gilid ko guys, sa Coco Pot? Naalala nyo ba na sinabi ko sa inyo na magandang klase siya ng tawag dito? Na klase ng pot para sa succulent. Oo guys, maganda siyang klase ng pot para sa succulent kasi nagkakaroon ng nakakalabas-pasok ang hangin doon sa marami kasi itong butas eh, itong Coco Pot, iba't ibang klase ng butas. Meron sa gilid, sa ilalim, basta marami siya kasi nga, ano siya, yun nga, coconut siya. Para siyang ano, bunot, ganun, di ba? Hindi siya siksik yung pagkakagawa sa kanya. Kaya maganda siya kasi labas-pasok ang hangin sa ano, sa pot, sa roots. Kaso, meron siyang disadvantage, guys. Kasi nung nadiligan ko na sa kasi sila, kasi ano na sila, 2 weeks na. So nadiligan ko na sa kanila. Ang nangyari doon sa Coco Pot is nag-expand siya. Yes guys, nag-expand yung Coco Pot nung nalagay ng tubig. Pero feeling ko naman, pagka hindi ko siya diniligan, ang Coco Pot, matutuyo rin siya, yung tuyong tuyo, sisikip din siya. So ayun, ganun lang napansin ko sa Coco Pot. So it's up to you guys kung gusto nyo pa rin gumamit ng Coco Pot sa pagtatanim ng ating mga succulent. Pero maganda dito yung terracotta kasi ang terracotta guys, nagsisip-sip siya ng moisture ng ating mga soil. Kaya maganda rin siya ng klase ng pot. Depende na rin yun guys sa inyong mga lugar kung sobrang init ba or tag-ulan. Kasi dito sa amin sa Davao, kahit summer na sa Maynila, dito sa amin laging umuulan. So hindi ako laging nagdidilig. Ayan. Ako ang gumawa niyang mixture na yan guys ng ating
ang ating ang tawag dito. Soil mixture, potting mix. So, mas marami dyan ng parang 70% ata yung ano, yung nakalimutan ko ng pangalan ng soil na yon. Pero may fertilizer din siya, tapos 30% yung ating pumice dyan. Kailangan kasi ng ating succulent na well-draining pots para ano, para sa roots nila hindi tayo magka-root rot. Ayan guys. May pumice na yan, ayan. Ginawa ko rin siyang toppings. So guys, yung pumice na yan guys, sinuhugasan ko siya. Pati yung pinanta-toppings ko, inuhugasan ko siya. Kasi minsan, dun nanggagaling yung mga ano, fungi, tsaka iba't ibang mga sakit ng ating mga succulent. Dun nagkakaroon minsan, nakasiksik sila dun. Kaya hugasan nyo, it's up to you guys kung gusto nyo hugasan. Pero sa akin kasi, bilang beginner ako, gusto ko siyang hugasan. Gusto kong kahit pa paano, ma-safety yung nangyayari o nagagawa ko sa aking mga succulents. Kasi nga, hindi pa ako, baguhan pa lang ako sa ganito. So, masyadong masakit sa akin pag namatayan ako ng halaman. So, ayan. Pero maganda to guys, pang souvenir, yung klase ng coco pot. So, yun nga guys, nasabi ko sa inyo na pang souvenir kasi check nyo guys yung page namin na Facebook page na Nice Succulent and Cacti. Nagbebenta po ako doon ng binebenta ko na po yung ibang mga na propagate ko po na succulent at saka yung iba pong nabili ko sa Benguet na maganda na po ang kanilang kapit sa soil nila. So stable na sila, pwede na silang ibenta. So ayun guys, check nyo lang po yung aking page. Nagko-customize din kami guys ng plant rock. Ayan. For Tagum area lang guys and nearby cities lang kami. Pero itong mga gustong bumili ng ating mga halaman, mga succulent, mga cactus, check nyo lang yung page namin guys. Ulitin ko, Nice Succulent and Cacti ba yun? Yun, makikita nyo dun guys yung ating mga binibenta. Pwede po kaming mag-ship through LBC. Ayan. Tsaka yung mga JNT kasi yan lang po ang pwede sa amin. Tsaka pwede po siya ng wala po kaming ano guys, so wala kaming COD. So dito guys, payment first po tayo. Ayan guys. Eto guys, bumili ako ng maraming coco pot kasi alam ko nga marami tayong itatanim. Ito, meron din pala silang round coco pot. Organic pot kasi ito eh. Kaya sabi ko maganda ito sa succulent. Yun lang yun sabi ko sa inyong guys na disadvantage pag nababasa. Ayan. Bumili ako ng round. Kasi parang maganda siya dun sa mga malalaking succulent. Ayan nga guys, sa page natin guys ha. Marami kami binibenta. Nagbibenta rin ako ng yung potting mix. Yung sinabi ko sa inyo, nagbibenta rin kami ng 3x3 cemented pots. Sa next vlog ko guys, ipapakita ko sa inyo kung ano siya. Yung cemented pots namin. Tsaka yung mga succulent, nagbibenta rin kami ng pang souvenir. Ayan, pwede siya through LBC. Ayan. Ito, gagawin ko tong dish garden eh. So, hindi ko pa alam kung paano gagawin ko dito. Kung paanong klase. Kasi hindi ko pa, wala pa talaga akong experience sa paggawa ng ganito. So guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please like and subscribe sa ating YouTube channel. And also, you can check our Facebook page, Mami Nice Vlog, na meron ng 900 subscribers. Thank you for watching, guys!